Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Sindilicious Cinderella. And for today's video, I'm going to vlog about the pasalubong that I had from Iloilo. So let's start. Okay, first is the mangoes from Guimaras. Ayan. Mango. Bali, 1 kilo siya, pero hindi ko na alam kung magkano siya kasi nawala yung resibo. Tada! Kakaon lang talaga ako sa vlog na to. Namit. Sarap kumain. Okay. Again, from Guimaras. Ah, ano ba to? Yung dun to sa may lighthouse eh. Bali nung paakyat, 3 for 100. Pero nung pagbalik na namin, 4 for 100 na siya. Bali isang, ano ba to? Ref magnet. Ayan, ref magnet. Tapos, ayan, yung Goosey Lighthouse. Sa Goosey Lighthouse siya. Basta yun yung lighthouse. Tapos, ito yung mangga na keychain. Next is ito, Goosey Lighthouse Guimaras na keychain na heart na na may initial na letter C. Bali, 4 for 100. Next ay ito ba? Next ay ito. Ayaw mabuksan. Ito ay hindi ko mabuksan. Bali, ito ay dried mango, 2. Doon ko rin siya binili sa binilhan ko ng fresh na mangga. Bali, 160 yung isa niya. Hindi na natin siya i-taste test kasi may mangga pa akong bukas. Tapos, ito ay nabili ko sa taas ng Goosey Lighthouse. 3 for 100. Bale, isang ano ba to? Mango yema. Tapos, merong mango pastillas. At saka, mango seraphine with calamansi. Yun, o-open natin para taste test ulit. Taste test. Ayaw ko nung bunting. Unahin natin itong mango serafina with calamansi. Kung anong lasa niya. Ang tigas niya. Ano ba itong nakain? Ayaw marunong. Hindi ko maasin siya. Tinapoy siya na ano, na, ano tawag doon? Basta crunchy, tapos medyo malagkit. Sarap. Buksan naman natin yung mango pastillas. Sarap ng ano, sarap ina. Tada! Mangilo kayo, mangilo kayo. Mango pastilla. Siyempre, lasang mangga. Ang galang. Ang astig ng lasa. Lasang gatas, tapos biglang maasim. Pero medyo matamis din. Next ay ang mango yema.
Galing. Lambot siya. Akala ko matigas. Hindi ko mayroon saham. Ba't ganun? Lasa siyang dried mangoes. Na hindi masyadong matamis. Okay. Next, I am ano naman ito? Yung yema ako mapit sa ngipin kong next, I am ito. Ah, dapat mo yan. Ito, classic butterscotch. Galing sa Haro Iloilo. Open natin. Open natin siya. Ay, ang cute. Meron siya maliliit na packaging. Ganyan. Butterscotch. Classic butterscotch. Kita try natin. Ang sarap. Ayun na yung muya eh. Kalasa niyo yung sa max na ganito. Sarap. Next, I am biscocho. Biscocho. Balik pa. Biscocho! Ano ba lasa ng biscocho? Galing siya sa original biscocho house. Ano ba lasa nito? Laksan natin. Lahat na binuksan nito. Laksan na natin. Bali, ano pala? 59 pesos yung isang ganito. Laksan na natin. Bagay siya sa ano, pang kape. Chow-chow kape. Sarap. Yan, sukal oh. Sukal. Pero hindi siya masyado matamis. Bagay ko kumain. Ang dami kong pagkain. Ay, meron pa tayo siyang daman. Ay, isa pa ulit. Garlic biscocho naman. Ganyan. Ganun din siguro to. Garlic lang yung lasa. Huwag na natin buksan. So, ay, ito. Wala. Yung binili ko dun sa Isla Gigantes Island. Bale, ano siya? Pero doon ko na ito binili sa, ano yun? Sa may Carles Port ba yun? Basta yung sasakyan mo bago pumunta ng Gigantes. Kasi wala akong nabitha ng souvenir sa Gigantes. Tapos, doon sa port, parang may maliit na souvenir shop doon. Bale, may mga t-shirt doon, keychain, sa yung mga pagpasalubong. Bale, ito yung mabili ko doon. Ito. Rep magnet, 60 pesos. Nakalagay doon is Gigantes Island Gardens, Iloilo. Next naman ay bumili rin ako ng t-shirt para kay Wita.
Ginto. Ano ba size nito? Extra small na t-shirt. Yan yan. Pero malaki yung extra small. Kasya nga sa akin eh. Ayan. 250 pesos. Ayan. Against the light pata. Ayan. Tapos bumili pa rin ako ng isa pang t-shirt para sa akin naman. Color block siya. Small. 250 pesos lang din ito. Ang in. Maganda yung tatake niya. Colorful. Colorful siya. Halos magkasing laki lang yung small tsaka yung extra small. Tingnan natin yung difference. Ayan. Magkasing laki lang ng balik at yung extra small. Mas mahaba lang yung small. Yun yung black. Yung black, yun yung small. Bali, mas mahaba lang siya. Pero same lang sila ng dati. Oh, wala ng laman. Wala ng laman. Next ay, ito yung binili ko sa, ano, sa airport na to. Nung pabalik na ng Manila. Ito. Ano ba tawag dito? Pinasubo. Tama ba? Yun, pinasubo. Worth 25 pesos. Ano ba? Oo, 25 pesos lang ito. Tapos ayun, ang dami nila. Na-curious kasi ako kung anong lasa nila. So, ito lang. Titikman na natin. Ang pinasubo. Basta ngipin daw ito. Jawbreaker. Jawbreaker. Tingnan natin kung mabasag nga yung ngipin ko. May malagkit. Paano ba ito ko nakuha? Medyo malagkit. Paano ito? Ah, malagkit talaga siya kasi may asukal. Alam mo, tigas nga. Ayun. Ay, hindi. Madami siya. Tapos, saging na ito. Saging ito, diba? Saging, hindi naman siya ganun katigas. Ayun lang, nahihiwalay ka nga. Lasa siyang banana chips na masyadong malagkit. Tsaka mas matigas ng konti. Pero hindi mo siya ganun ka basag ngipin. Sabi nyo natitinda mo, babasag daw yung ngipin mo dito. Hindi naman. Tapos, may binili pa akong kitchen na. Ito binili ko din ito doon sa airport. Dahil itong isa ay, ayan. I love Iloilo. Palanga karat. Ano? Palanga taka? Basta yun. I love Iloilo. Ito ay worth 30 pesos. Tapos, itong cute na bag. Ayan. Gawa siya sa... Sambal yung camera. Ayan. Gawa siya sa... gawa siya sa shells. Ayan. Ano daw? Worth 100 pesos. Ayan. Para siyang pangsungpak. Tapos, ito pala, may nakita kami sa airport na hindi ko alam kung ano tawag dito. Si tita yung bumili nito eh. 17 or 18 pesos ata ito. Not siya yun. Ayan, ganyan siya. Ito naman ko kaya. Kaso, sisingit ko sa ngipin. Kaya, wag na lang. Tapos, meron pa ba? Meron pa ba ako dito? Parang wala na ata. Ay, ito! Ito. Ito.
Kapag nagtitipid ng nagtitipid sa pasalubong, mamulot ng shell sa mga islang pupuntahan. Ayan. Bali, nakakuha ko na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na shells. Ayun. Libre pa sa lubong. Meron pa pala akong outlet, kaso hindi ko alam kung saan siya napunta. Teka lang, hanapin ko yung outlet. Eto na pala. Suot ko kasi siya nung pauwi, yung anklet. Kaya wala siya dun sa mga bag na pasalubong. Ito ay anklet na nabili ko dun sa saan ba yun? Sa souvenir shop dun sa may Carles. Yung support. Kasama mo kung nabili yung ito, yung ref magnet. Itong anklet is worth 40 pesos. Bali dun to sa ano, sa donation sa mga bata. Para daw sa pag-aaral ng mga bata. Kaya medyo mamahalin siya. Kahit simple lang. 40 pesos. So, ayun. Tapos na yung vlog natin. And hopefully, mas makapag-upload ako ng vlog ngayong bakasyon. So, ayun lang guys. Thank you for watching.